Okay guys, continue sa tayo. Si Jeffy ulito sa DIY Anything. Gaya ng nasabi ko kanina, papaliwanag natin yung munang basic na paano ang pag-maintain ng washing machine at paano yung mga paggamit. Kung sa function naman eh, nagkakaiba-iba lang tayo sa function. Merong iba madami, may iba konti. Pero almost the same lang po yan, ang washing machine. Sa function naman, makikita mo naman dyan, malimit, cotton, delicate, tapos yung quick wash, tapos yung tinatawag na yung sa kumot, yung wool, sports, baby, at saka kung meron pang function na tinatawag na clean tub. So papaliwanag natin, iba-iba kasi yung function ng bawat isang yan. Sa akin naman kasi, naka-Portuguese, may jeans pa nga, so Portuguese kasi hawak ko, di ba? Nasa Africa po tayo. So, ang unang sa front load washing machine bago ka bumili, ang isa mong laging tatandaan, bago ka bumili ng automatic front load washing machine, or tinatawag natin pati yung top load, yung nasa ibabawang bukasan, ang top load. Ito is front load. May requirement siya na tubig na pressure. Ang pressure po ng tubig ng mga fully automatic, pag sinabi fully automatic, magwawash, magre-rinse, mag-spin. Ganon din dito sa front load o mapa-top load. Magwawash, magre-rinse, mag-spin. To be reminded po, spin dry, hindi siya full dry. So, spin dry lang tayo. May requirements na pressure ng tubig. Gano'ng kataas ang requirements na pressure ng tubig? 20 PSI to 116 PSI to be exact. Bakit 20? Pag below 20 po, may possible mag-error siya. Ano magiging error niya? Nagpapasok siya ng tubig at tapos after a few minutes mag-error. Depende sa brand kung ano yung error niya. So, remind po sa lahat ng kliyente, bago nyo po gamitin ang unit, magbasa po kayo ng manual. Kasi may mga basic doon. Gaya sa, kung di ako nagkakamali, sa Samsung, ang error namin pag naglolok ang tubig, 4E. Dito sa may Midea na hawak ko, pag nagloloko, E10. O, depende eh. Iba-iba. Ngayon, may nagbagong model. Di ko na alam eh. So, pag-aaralan ko pa ulit. Ganun lang. So, magbasa ka ng manual kasi baka naman yung error mo nandun lang. So, diba? Yun yung unang tips natin. Bago ka bumili ng washing machine, siguraduhin mo yung tubig mo is 20 to 116 PSI. Pag lumagpas sa 116, ano po ang mangyayari? Pwede naman siyang mag-leak na mahina. Lalabas yung tubig. Kaya pag liba, iniwan mo sa gabi, overnight, yung washing machine mo, magkakaroon ng tubig sa loob. Ibig sabihin nun, either na mataas ang tubig, ang presyo ng tubig mo, or may leak na talaga yung ating washing machine sa water valve. So, ayun po yung una. Secondly, magbasa ka kagad ng manual. Pag nakuha mo yung unit mo, iset up mo, magbaka sa manual. Kasi meron po tayong tatanggalin sa washing machine. Yung sa likod, 4 na screw, minsan 5, depende sa brand. Yun yung tinatawag na shipping bolt. Tatanggalin po natin yon para pag umandar ang unit ng spin, hindi siya sumasayaw yung nagda-dancing or nawawala sa pwesto. Meron akong customer. Yung washing machine ko nasa kusina, napunta sa banyo. Yon, ganon yon. Ibig sabihin, habang nag-spin siya, lumilipat daw, umuusog. O, yun yung mga... Kaya dapat magbasa ka ng manual para po sa complete guide mo. O, ayan po yung sa pangalawang tip ko. Pangatlong tip ko, keep your receipt lagi sa inyong lugar na pwede mo madaling kunin. Halimbawa, ako ang ginagawa ko, picture mo yung receipt mo, i-post mo, i-send mo sa messenger ng kapatid mo, anak mo, or whatsoever. May record na yun eh, huwag mo lang pa di-delete. O i-send mo sa sarili mo, sa email mo. Kasi yung resibo, pag nawala yan, di ba minabasa ka yung 10 years warranty in motor? Yun yun. Sayang, kung 10 years warranty yung motor, motor lang eh. Di pa sinama yung PCB. Itong mga brand natin eh. So, motor, 10 years warranty siya. To be reminded po ah, yung 10 years warranty nyo, 1 year warranty, hindi ko lang po alam kung may nagdagdag na warranty na ibang brand. 1 year warranty ang normal natin. Pag lumagpas ka doon sa 1 year warranty, babayaran mo na the rest. Pero pag nasira ang motor mo, babayaran mo sa kanila service lang or whatsoever, maliban dun sa motor. Yun lang ang hindi mo babayaran. Yung presyo, sabi ko sa inyo, hindi ko rin alam. Depende sa service center at depende rin siguro sa brand. Wala yata tayong standard. So, depende nga sa ano. Yung receipt mo, lagi mo ingatan. Napakahalaga niyan. Kahit po mapaibang brand po tayo, o kahit ano pa man, ingatan niyo po ang inyong resibo. Sandali lamang po, may bisita ako.
Okay guys, naputo lang ako kasi may kliyente. Sarado na yung Area Technica ako. Ako na, Area Technica is tinatawag na service center. Area Technica in Portuguese. So, sarado na. Kaya ako na lang tao. So, may dumating lang. So, balik tayo. Yun nga. Unang tip natin bago ka bumili ng front load washing machine or fully automatic washing machine, alamin mo muna yung pressure ng tubig sa bahay mo upang hindi tayo magka-problema. O ikaw pala na magka-problema na baka lagi mag-error dahil kapos ang tubig na binibigay o sobra. Pangalawa, magbasa ka ng manual. Totoo lang po, ang dami kasing kliyente hindi nagbabasa ng manual. Yung basic kasi sa manual, makikita mo na kagad yung mga tips. Basahin mo po kahit bago ka matulog. Ako nga, pag may bagong unit, binabasa ko kahit cellphone. Pangatlo, keep your receipt always na madali mo makukuha kasi yan yung hahanapin lalo na sa mga 10 years warranty. Recommend ko sa washing machine, hindi siya ganun ka-complicated. Aircon at refrigerator, keep your receipt. Kasi 10 years warranty ka, kung maaari, idikit mo sa likod ng washing machine mo, sa likod ng refrigerator mo, sa likod ng AC, kung meron man. Basta itabi mo po siya. Okay, balik tayo. Yung sabi ko, tubig, una nating aalamin. Ano ang basic maintenance ng mga washing machine? Di syempre, una-una, ito, pintuan sa baba. Hindi ko alam kung paano ang design ng mga pintuan sa baba. Yung iba ay parang buo, gagamitan mo ng flat screw. Susukitin mo, basta meron nito. Ewan ko, sana walang tubig. Okay, walang tubig. Ito yung tinatawag na filter. Oop, nagdidilim. Itong filter na to, kung maaari po, hanggat kaya mo, kahit linisin mo araw-araw, walang kasong. Kaso lalabas ang tubig po dyan. May konting tubig dyan, siguro less than a liter. So, lilinisin mo lagi kasi baka may nagbabara. Ano magiging cause ng problema pag ito nagbara? Depende po sa model kung ano yung error. Halimbawa, nag-i-spin na siya tapos tumitigil. So, ibig sabihin, hindi niya na itatapon ng tubig. Pakilinis po ito. Baka marumi na. So, halimbawa, binalik mo. Tapos, ganun pa rin. Hindi pa rin nagtatapon ng tubig. Ang mga cause po nun, pwedeng barado yung hose mo. Hose mo palabas, i-check mo. Yung mismong nilalabasan niya ng tubig, baka nakasiksik masyado, hindi rin siya makalabas. Yun po yung mga kanyan. Yung host nito sa ilalim, meron po kasing host to sa ilalim, papunta doon sa tub, yung kulay itim. Minsan nagbabara dyan, 5 piso, 10 piso, kasya kasi doon sa pinaka drain. Kukuha ko kayo ng sample ng drain para rin makita. Sandali po. Okay guys, tuloy po tayo. Ay, dumibox. Okay, eto na po yung sinasabi ko sa inyong drain pump. Eto yung host, yung itim. Eto yung nasa ibabaw ng tub. Eto yung papunta sa pressure. Ayan. So, di ba sabi ko sa inyo, lilinisin niyo lagi yung drain pump. Ito yon. Kasi ito yung motor niyan eh. Yan, sa likod. So, pag nilinis mo siya, bubuksan mo lang yan. Depende nga sa brand. Para may dumi na ako sa mukha. Ayan. Iba nga yung filter nito. Kumpara sa filter nito. Ito, malaki yung butas. Ito, maliit masyado. So, yung tubig niyan, doon lang papasok yan. Oh. Nakikita mo yung maliit niya. Yan po. Ganyan lang kalaki. So, napakaliit kung mapapansin niya, di ba? Ayan lang. So, pag yan nagbara, hindi na magtatapon ng tubig. Dito nakakonekta yung drain hose palabas, yung tinatapon. So, verify mo yung hose niyan, i-verify mo pag hindi pa rin nagtatapon ng tubig. Marami ako na experience na rin sa nung nasa abroad pa ako. Ito yung hose. O, tatanggalin ko lang ha. Ito yung connection niya. So, ito yung papunta doon sa tub. Bakit ko sinabi yung 5 piso? Ito po, yung butas na yan, kahit nalinis mo na yung filter na to, dito siya nakabara, nakaganon. Yung nakaganon yan. So dito, may piso. Yung piso nakahiga pag walang tubig. Pag umandar yung tubig o yung pump, ang mangyayari sa kanya, dun sa piso, tatayo. Na-experience ko na po yan, nandun nakahiga, di ba? Eh sa taas ng pressure niya, pag ganun, yung piso, o yung 5 piso, gaganon, sasara. So, nagtataka ako, bakit hindi pa rin tumatapon yung tubig? Eh wala naman. Pero, pag binuksan ko yung filter, mapapansin ko, tumatapon naman yung tubig. So, kasi hindi na under yung bomba, hindi siya nahigop. So, pagka nakahiga siya, dare-diretso tubig. Ngayon, pag pinander ko ulit, gaganon pala yung 5 piso o 10 piso sa riya, sa katar, eksakto pumapasok sa loob. Isa yun sa mga nagkokos. Dito, nagbabara din. Maniwala po kayo sa hindi, may pumapasok na medyas dito sa butas na to. Saan ang gagaling? Dito po. Papakilawanan ko sa inyo, lalapit natin yung camera. So, lilinisin mo rin tong hose na to. Kung halimbawa hindi pa rin nagtatapon na tubig, baka nandito yung problema. So, hindi mo muna kailangan tumawag ng technician. Tanggalin mo lang po to. Clip. Ano, di clip lang yan.
linisin mo to. Pag hindi pa rin, tanggalin mo naman to. Screwdriver lang yan, no? O kaya number 10 na open range. Matatanggal mo to. Pag binalik mo, ganun lang din naman eh. So, nandito. Minsan, nandito sa tab na to, credit card. Maniwala po kahit sa hindi, yung credit card niya. So, ang nangyari nun, di, nagtataka ko, may tubig pa rin sa loob. Kahit bukas na lahat, hindi lumalabas yung tubig. Binuksan ko to, wala naman dumi. So, dahil hiniga ko yung unit, ang tendency, yung credit card, gaganon, lalaglag siya kasi bilog yung tab, di ba? Lalaglag yung credit card. So, wala akong makikita ang dumi. Wala. Sa mga technician, para po magkaroon kayo idea. Nandito yung credit card, nung hiniga ko, lalaglag. Bilog ang tab natin, mga technician. So, binuksan ko, wala akong makita. Ginawa ko, tinayo ko uli. Nilagyan ko ng tubig. Nasaan yung credit card, di ba? Nasa gilid na tab. Bumabalik. Pagtataka uli ako, may tubig pa rin doon sa unit. Ayaw niyan lumabas. Yun pala, kada higa ko, lalabas yung credit card. Pag tinayo ko, babalik yung credit card. Eksakto po yung card dito. Kaya bumabagal ang tapon ng tubig. Isa po yun sa mga ano, technician, mapa-customer, lagi niyo pong bubuksan din to. So, ang ginawa ko nun, pumuha ko ng bangko, dalawa, tinayo ko yung unit, kasi butas naman yung ilalim ng washing machine natin, tinayo ko, saka ko siya hinugot. Pagtingin ko, nandun yung credit card, nakapatong pa rin, dun sa pinaka-tab niya. So, hindi ko nalang may paliwanag, wala akong tab na eksakto, pero eto na rin yun. Okay po. Una mo lilinisin lagi is drain, motor. Kung kaya mo, 2 days, 3 days, weekly, linisin mo lagi. Malaking tulong po kasi para at least, bakit naisira ang drain pump lagi? Kasi under siya ng under, wala siya na nakukuhan tubig, umiinit yung motor kasi kailangan may tubig siya para hindi rin umiinit. Umiinit yung motor, nagiging cause ng pagkasira ng magnet niya sa loob. Minsan naman, puwersa ng puwersa, wala na rin siya maano dahil ano lang. Yung magnetic kasi ang drain pump po natin eh. Magnetic lang to, may magnet sa loob. Hindi siya coil. Magnetic. So yung magnet niya napuputpot, ikot na siya na ikot dahil may tubig sa loob na ang feeling niya dahil hindi pa rin nababa yung pressure niya, yung pressure switch. Ito yung pressure switch na nakaduktong. May tubig yan sa loob, di ba? Para gumana yung pressure switch. Hindi bumababa. So under na under. So lagi mo lilinisin yung ating drain pump motor upang hindi umandar na umandar. Okay po. Yan ang mga tip natin sa mga hindi nagde-drain. Okay. Iiwasan nyo rin po yung mga maliliit na kung meron nabibili yun sa washing machine para ilagay dun yung medyas o whatsoever kung hindi ka naman sanay na technician, yung parang bag pag naglalabas siya pero hindi naman ganun kaano. Putin natin yung ating telepono. Sandali po. Okay. Itong ating washing machine. Ito po. Yan. Nakikita nyo yung pinakaloob na to. Lagi mo pong lilinisin yan. Okay po. Lagi mo lilinisin. Nahihirapan po ako. Babaligtarin ko yung camera. Sandali lamang po. Balik tayo. So, ano pa isang dapat mong alagaan sa washing machine? Yung sinasabing ito. Kasi minsan, maniwala po kahit sa hindi, dami ko nakukuha dito, hairpin. Dito sa lugar na to. Nagiging cause ng pagkabutas nito minsan. Yan, yung gomang yan. Nagbubutas o dito. Huwag mo tsaka pag yung, ito, nawawasak to, napupunit po to. Pag may damit ka po sa loob, huwag mong hihilahin pababa. Kunin mo ng maayos para hindi sumayad dito. Kasi baka biglang yung pagugot mo, may zipper, sumabit dito. Sira, punit po to. Mapupunit. Marami na po akong experience na pupunit to. Dahil, halimbawa, andun yung laman sa loob, hinila nila na hinila, may zipper. Kumaskas dito. Punit po to. Sasabit kasi yung zipper dito. Isa po yan sa mga tip. Huwag niyo po na. Ngayon, bakit yung iba nabaho yung washing machine? Isa pa po. Kung meron po kayong hose na mahaba, ayan, nag-prepare na ako. Halimbawa, hose, yung mga gilid nito, tanggalin mo yan. Nabubuksan ng konti po yan. Ayan. Ayan. Nabubuksan yan ng konti. Babalik mo lang naman yan ng paganon. Medyo maano lang yan. Pero ibabalik mo lang po yan. Ayan. So, i-sprayan mo yung hose. Ito, lilinisin mo po yung buong yan. Yan, yan, yan. Yan, pabilog na yan. Yung, ayun, oh. Yung singit-singit niya, pupunasan mo po. Kasi na, yung, alam nyo naman yung tubig, di ba, pag nai-stack na matagal, para nagkakalumot, nandyan po yon. I-sprayan mo, tasugasan mo, sabunin mo ng foam, walang problema. Ganon din po yung sa mga gilid-gilid yan. Itong hose na to, itapat mo dyan, i-sprayan mo. Yan, para mawala yung kanyang amoy at saka yung mga kumakapit na dumi. Isprayan mo po. Okay? Pantanggal, hindi kasi kaya yung tinatawag natin clean tab, ipapaliwanag ko mamaya. Okay?
ang door. Etong drawer, paano rin natatanggal po yan? Okay, may sabon-sabon pa kasi galing kliyente unit eh. O yan. So, eto, lilinisin mo din yan. Baka may sabon na namumuo kung gamit mo is powder. Pero kung gamit mo liquid, okay lang. Tanggalin mo to, pang linis-linis. Eto. Ayan, tatanggal yan. Yung sa downy. Pag yung downy mo, hindi niya na nahihigop. Kasi dito yan, di ba, nakalagay. Pag yung downy mo, napansin mo, tapos na yung washing, hindi pa nahihigot. Nahihigop pala o nauubos. Pansinin mo to, itong butas na to. Kasi butas yan na, yun know. Linisin mo lang po, pati to. Linisin mo yan, linisin mo. Kasi pag oras na, kasi yung downy, parang nagmamantika, tumitigas. Nagbabara dyan. Linisin mo, para yung downy mo, sumasabay. Pero ako, hindi po talaga ako naglalagay ng downy dyan. Papaliwanag ko po sa inyo. Maya-maya lang. Okay. Hose. Ito yung ating hose. Ayan. Diba? Connected siya sa gripo. Pag hindi napasok ang tubig, huwag ka munang tumawag ng technician. Mapapakiramdaman mo po yan. Yon ko. Diba? Hindi napasok ang tubig. Papakiramdaman mo siya. Una-una, linisin mo yung filter. Ayan. May filter yan, no? May filter din doon sa gripo. Yun, doon. Kung may filter doon, tanggalin mo to. Tapos, bukod dyan, may filter din po mismo. Dito sa unit. Ayan. So, pag mahina ang pasok ng tubig po, linisin mo muna yung mga filter na yun bago ka tumawag ng technician. So, ganun pa rin. Malinis na yung filter ko. Hindi pa rin naandar. Pakiramdam mo yung water valve mo. Mararamdam mo po yan para nagbabibrate. O, yan. Nagbabibrate. Nanginginig. Ibig sabihin, naandar yung water valve mo, pero hindi napasok yung tubig. May possible po yun. Either na yung water valve mo, sira na, kasi maanda, nagbibigay na supply, nararamdaman mo, nagbabibrate. Ibig sabihin, yung water valve mo, mayroon siyang nagbabara sa loob. Pero, pag hindi umaandar yung water valve mo at hindi nasusupplyan, either sira na rin yung water valve mo, or wala supply mismo sa PCB. Yung technician lamang po ang makakapag-check nun. Ngayon, kung electronic technician ka, alam mo na po i-check yun. Yun talagang katotohanan doon. So, ito po yung sinasabi ko sa inyong drain hose. Na-check, susundan mo yan, line ng drain hose mo. Yan. Susundan mo yan, papunta doon sa loob, para kung may nagbabara. Maniwala ho kasi napasok talaga nyo yung mga dumi, lalo-lalo na yung mga maliliit na hairpin ng bata na tela. Pag nilalaban, sumasama po. Okay? O ngayon, sa pag-andar, yung sinabi kong bakit hindi ako naglalagay ng downy dito. Kasi po, hindi siya ganun kabango. Kasi pag naglalaba po kayo, naglagay kayo ng downy dyan, at umandar yung pressure ng tubig, na kahit papano, yung downy mo nilagay na isang takip, nababawasan po siya. Diyan. Kasi natatalsikan ng tubig at saka may tubig pa rin pumapasok. So nababawasan siya. Hindi lahat ng downy napupunta sa kanya. To be honest po with you po, ang ginagawa ko kahit nung nasa Qatar pa ako, pag naglalaba ko, tatapusin ko yung isang cycle. Diba? Mamimili ako ng cycle na gusto ko. Tapos, sandali, para mabukas. Mili ako ng cycle. Pag natapos siya, kukunin ko po yung damit ko. Isang option ha. Kukunin ko yung damit ko, maglalagay ako ng downy sa timba. Maglalagay po ako ng downy sa timba na may tubig at ilalagay ko yung damit doon. Ibababad ko siya ng 10 to 30 minutes depende sa'yo. Pagkatapos po noon na maibabad ko, pupunta ako doon sa cycle na spin only 12 minutes. Mostly po 12 minutes. Totoo po, lahat ng front load mostly 12 minutes ang spin. Naibabad ko na sa timba na may tubig, na may downy, yung damit ko, saka ko po siya ibabalik dito sa tab. Tapos, iseset ko yung cycle na 12 minutes o yung tinatawag na spin dry. And then, saka ko po siya paandarin. Isa po yung sa option ko para mabango yung damit. Kasi yung buong downy ko, nasa timba lang, hindi siya nawala. Pag dito kasi, aminado ako nababawasan. Ngayon, ano naman sir, masyado matrabaho yung ginagawa mo. Totoo, masyado matrabaho. Hindi, kasi ako gusto ko ganun yung damit para mabango. Isa pa, option. Cycle ulit tayo. Namili ka yung cotton. 2 hours and 40 minutes mostly. Pare-parehas talaga ang model. Sabi ko nga sa inyo, nagtatalo lang yan sa brand. Parehas, 2 oras at 40 minutes. Silagay mo.
pinandar mo, natapos. Ang ginagawa ko naman, meron yung tinatawag na ang washing machine lahat po. Ang lahat ng washing machine may tinatawag na rinse and spin. So, mapapansin mo, 20 minutes siya. Rinse and spin po niyan is umaabot ng 20 minutes kasi yung rinse, 6 minutes, yung spin, 12 minutes, di ba? O kaya 8 minutes, yung spin, 10 minutes, depende sa minute. Mostly ganun. Sa alam ko, Samsung 15 minutes sa amin. Hindi ko na matandaan yung dati. So, pag umandar yun, di ba, natapos na yung buong cycle ng laba na isang sinelect mo. Magastos ako sa kuryente. So, gagawin ko, pupunta ako sa rinse and spin, saka ko ilalagay yung downy diretso dito, sa side na to. Ito lang, huwag mo lalagay dito. Huwag mo rin lalagay dito, dito. So, pagbukas ng tubig, tapon yung downy doon. So, a-unlow siya na yung downy ko nasa loob. Okay po. Ganun ang ginagawa ko. Magastos. Totoo po yun. Magastos talaga ako sa kuryente. Eh, kasi dito sa Africa, tsaka sa Qatar naman, medyo mura kuryente. Kaya okay lang. Pero, isa pa po, bago mo ilagay yung downy mo, may mga model po tayo ng washing machine na front load. Pag in-start mo, meron kasing washing machine, sa Samsung yung bago model ganon. Pero yung dating model, hindi. Remind po, yung dating model, di ba, power on, start na, patayin ko lang po. Power on, tapos nag-start ka, mararamdaman mo umaandar yung drain pump. E nailagay mo yung downy mo, itatapon niya lang po yun. Itatapon niya po yun kasi umaandar drain pump. Ang gawin mo po doon, in-start mo, antayin mo umandar yung tubig. Yung presyo ng tubig dito, sandali lamang po. Yan po. Mahina lang yung tubig ko eh. Pasensya na kayo. Ayun o. May tubig akong konti. Ayun o. Ayan, lumalabas na nga o. So, antayin mo umandar yung tubig mo bago mo po siya ilagay yung downy. Kasi pag nilagay mo yung downy mo dito, nang hindi pa umaandar yung tubig, may mga washing machine na bago siya mag-start ng kanyang cycle, magtatapon muna siya ng tubig. So, aandar yung drain pump niya, itatapon niya yung tubig. Kung may konting tubig, itatapon niya yun. Saka uli siya magpapasok ng bagong tubig. Kaya ang gagawin mo po, aantayin mo talaga siyang magpasok ng tubig, saka mo ilagay yung downy doon. Gaya na sabi ko po sa inyo, yung option na yon is yun yung ginagawa ko. Nasa sa inyo po yung decision kung gusto mo sabon, downy, sabon. Di ba? Ayan po yon. Sabon, downy, sabon. Yan yung option na fully automatic na siya na mababawasan ng kusa ng downy kasi magsasali ng tubig po dito habang naglalaba, nagre-rinse, nag-i-spin, magsasalin po yan. Tapos hihigupin niya pag nag-speed, full speed siya, hihigupin niya po yung tubig noon para mapunta sa loob. Magbabawas talaga siya ng magbabawas. Habang naglalaba, unti-unti niya inaabsorb yun kasi may parang pressure. Yan po yung nangyayari. Oh. Ngayon, sinasabi, bakit maganda ang front load? Huwag na po nating sabihin sa paglalaba po talaga ng washing machine, hindi po talaga maganda ng sobra. Nasasabihin nila maganda daw lumines. Sandali po, baliktarin ko uli yung camera. Oh, yun sinasabi ko po natin, balik tayo sa front load washing machine. Kahit anong automatic washing machine po, huwag po nating aasahan na makakalinis yan na sobra. Pero ang advantage kasi ng mga front load automatic, kumpara sa mga top load automatic, sandali naman po. So, top load automatic, ang advantage, meron siyang heater. So, kung mapapansin mo, sabi ko nga sa inyo, depende na lang tayo sa model. Pag inon mo yan, nag-function ka. Kung gusto, pwede mong kasing paandarin to ng walang heater, pwede mong paandarin na may heater. Okay? Una, halimbawa, pag on mo, napansin mo, first option, lagi kasi ang washing machine nasa first option, yung parang cotton. Ang heater po niyan is around sa temperature 40. Susunod, 60, 90. So, pag lumipat ka sa ibang function, pansinin mo po ulit, 60, 40, 60, 40. Sa lahat po ng function na pipiliin mo, pag pinindit mo yung temperature, pag hindi mo nakukuha yung 90 o hindi lumalabas yung 40, o hindi lumalabas yung 60, o hindi lumalabas yung 3, ibig sabihin yung function na yon hindi siya required ng heater.
Okay po. Pag yung cotton lumabas yung 40, pwede mo siyang i-adjust 60 to 90. Ang Samsung, to remind ko na lang dati, is alam ko 95, kung hindi ako nagkakamali. So, meron din ganun sa ibang brand. So, ganun din sa ibang option. Gaya dito sa Quick. Papansin niyo sa Quick, wala. Yung tinatawag natin Quick Wash, diba? Pambaba. Una, wala. Pero, pwede ka maglagay. See? 20, 30, 40 sa Quick. Yung tinatawag natin Quick Wash. So, ang original niya is wala. Walang heater. Bakit? Quick wash lang naman siya eh. Remind po, ang quick wash po is yung para sa mga nagtatrabaho sa opisina na hindi masyado nadumihan yung damit. Lagi na sa kotse. Sabihin na natin may kotse, opisina ang trabaho, walang ginawa kundi maupo, kakain, tatayo, uupo. Yung hindi nadudumihan ng damit. Pwede po kayo sa quick. Talagang sa ano lang yan. Parang inikot lang ng isa, dalawa, tatlo, babalik sa kabila, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Dalawang minuto, tatlo minuto, maglalabas siya, tatapon niya yung tubig, magkakarga, mag-aanlaw, tatapon yung tubig, papasok ng tubig, mag-i-spin. Yan lang po ang trabaho ng quick. So, doon sa mga hindi nadudumihan masyado, pwede, ang quick. So, sunod po niyan yung delicate, yun yung tinatawag na delicate, yung madumi masyado, pero ako cotton. Kasi ang cotton talaga kumakapit ng dumi. Sa delicate naman, mapapansin nyo, 30, wala na. 20, 30. Diba? Wala na. So, ibig sabihin, hindi ka pwede magtaas ng temperature sa iba pang cycle. Tapos, sa jeans. Meron din jeans yung pang-portion nyo. Pansinin nyo, 60 kagat at 90. So, sa jeans, sa mga pantalon, so, pwede mo rin gamitin. Hindi naman ibig sabihin jeans. Jeans lang gagamitin mo. To be honest with you po, mas maganda maglaba ang jeans. Bakit? Kasi nga pantalon yan eh. Strong. Kaso doon sa mga madamit na maninipis, hindi naman ganun kasira, hindi naman po siya masisira ng ganun kabilis. Pero iba yung laban ng strong. Kahit po sa top load washing machine, pag pinili mo yung jeans or yung strong, kumpara mo doon sa top load naman kasi ang tawag doon sa cotton niya, is normal. Pag inano mo yung jeans, mas maganda yung puwersa ng ikot ng makina. So ganito rin dito, yung jeans, mas maganda ikot. Kung yung damit mo is nagtatrabaho ka ng kahit papano sa amin, sa service center, nadudumihan ng konti, or kaya nagtatrabaho sa shop, sa mga tindahan, or sa labas, na alikabukang ka, gamitin mo jeans, o kaya yung delicates, na talaga maglalabas. At to be advanced po, para at least sa kagandahan ng linis din po, laging may heater. Lalo-lalo na sa mga batang sensitive. Kasi yung may heater. Kaso, to be remind po, mataas ang kuryente ha, para pong kasut katumbas ng plancha yan. Kasi nasa 1,500 wattage ang heater yata niyan. Depende sa design po rin ulit, merong 1,200, meron pa nga 1,800. So, yung sinasabi nila inverter, motor lang po yun, ha? Hindi po yung heater, hindi rin yung drain pump. Motor lang po. So, pag umandar yung heater niyan, hindi pa rin natin masasabing makakatipid ka. Ngayon, may mga portion na maglalaba ka, halimbawa meron pa nga wool. Maglalaba ka, pwede mo naman isiro yung heater. Halimbawa, gaya sabi ko nyo sa kanina, sa cotton, pwede kong tanggalin yung temperature ko, 40, 60, 90. Pwede akong mag-zero. Halimbawa, nagloko na yung heater mo. Naglalaba ako. Nagloko yung heater. Lagi nag-i-error pagka ano, TE or kaya HE ang error. Hindi ko alam sa ibang brand. Pero mostly ganun talaga eh. HE, TE. HE, heater error, o TE, thermistor heater. Error. So, eliminate mo. Lagi ka lang magsisiro para hindi na gumana yung heater. So, yun yung pinaka the best na gagawin mo pag nag-e-error siya sa heater. So, ano yung tinatawag ka kay Ma'am Donna? Ma'am Donna Bel Vicente. Ang sabi mo kanina, nabasa ko yata, pag naglalaba ka, maglalagay ka ng baking soda o kaya suka. Bakit po? hindi po required. Hindi mo po kailangan maglagay ng baking soda o suka. Kasi ang baking soda, ginagamit ko lang po yan pagka nagki-clean tub ako. Pakicheck po. Ang washing machine na front load, lahat ng brand halos, merong tinatawag na clean tub. Pero may nabibiling sabon talaga na pang clean tub eh. Pero hindi pa rin yata accurate. Iba pa rin talaga yung ikaw yung maglilinis. Sabi ko nga sa inyo, ilinisin mo, i-spraya mo. O tapos doon, iganon mo. Buksan mo to, ilagay mo sa 90 degree, lagyan mo na suka, lagyan mo ng Clorox, lagyan mo ng baking soda. Paandarin mo siyang mag-isa, nasa 90 degree. So at least, umaandar siya, matatanggal niya yung dumi at amoy sa loob.
Okay po, yun ang ginagawa ko lagi sa washing machine. Kiniklintab ko siya, papaandarin ko siya sa 90 degree. Lagyan mo ng Clorox, baking soda, or sopa. Ang ginagawa ko pa nga, paandarin ko siya, di ba, nilagay ko dun sa hot. O, mandar ng 20 minutes, papatayin ko yung unit. Kinabukasan ko na paglalabahin dun sa clintab. Sa kinabukasan na, at least na ibabad niya yung Clorox, at saka kung baking soda o suka, na ibabad niya sa loob, napatay niya yung mga germs. Kasi iba pa rin ang Clorox, hindi po ba? So, ganun yung proper maintenance ng mga front load. Ngayon, sa top load, advice ba yon? Hindi po, kasi wala siyang hot water na nagpapakulo tulad nito. Unless maglalagay ka ng hot water, pero hindi siya ganun kaano talaga eh, na malinis niyo yung loob. Hindi po talaga siya ganun. Okay, ano pa ibang possible na maintenance ng washing machine? Yun nga, sabi sa inyo, i-cleaning mo lang yon, tsaka yung Clorox. Ngayon, ito na, hindi ko pala nabanggit kanina, sabon. Ano ba ang sabon na requirements sa front load? Sabi ni Ma'am Donna, nagpalit na daw siya sa liquid. Ang tanong ko po sa iyo, nung nagpalit ka po ba ng liquid, pang front load na po ba yung pinili mong sabon? Pero remind po, dalawang klase po ang sabon sa atin sa washing machine. Isa pang manual, isa pang fully automatic front load. Manual at saka top load, parehas po ang sabon. Front load, automatic, iba po ang sabon. Bakit? Pag ginamit mo po dito yung ordinaryong sabon, mapa-liquid, mapa-powder, or mapa-solid, kung ang sabon na ginagamit mo is high foam, yung tinatawag na mabula na pang-top load at saka pang-manual, bubula po kasi yan eh. Maglalaba, bubula. Gaya nung kanina, ang kachat ko, hindi ko lang malaman kung ano pangalan, nalibutan ko siya. Tinatanong niya, ang reason daw ng technician, nabasa yung PCB. Totoo po. Mababasa yun. Bakit? Naglaba ka, maling sabon ang nagamit mo, bubula po ng bubula yan. Papasok po dito yan. Ah, lalabas. Dito. Lalabas yan. May butas po yan doon sa gilid. Kasi hindi naman, ang bula po kasi sumisingit. Aminin na natin, ito mga gilid-gilid yan. Bubula po yan hanggang pumasok sa PCB na magiging cost. Ang iba pa nga po, di ba may bearing yan sa likod. Sa sobrang bula niya, yung sabon, yung bula, papasok sa oil seal. Kahit po sabi mo silyado yan, may tendency pa rin pong pumasok. Nagiging cost po ng pagkasira ng bearing mo, then susunod yung motor mo. Kaya po pag gumamit ka, mapa liquid o mapa powder o mapa solid, check mo yung washing machine mo bang sabon na gamit is pang front load automatic or tinatawag na low foam. Low foam ang tawag kasi nila doon eh. Pagkapag top load at manual, high foam. O, so, kailangan i-clarify mong maigi. Pang nagpalit ka nga ng liquid, pang fully automatic ba na front load. Magkaiba po ang top load at ang front load. Bakit po siya kailangan ng low foam? Sa lahat po ng washing machine, front load ang recommend ko. Bakit? Eh kung sa katipiran ng tubig, panalo. Bakit? Less than, wala pa nga yata isang timbang, ewan ko, isang galon na timba. Ayun, o isang galon yata yung tawag. Ah, 5 gallon yun, isang timba. So, wala pang ganong kadami ang gagamitin niya tubig pag naglalaba. Pag nag-i-spin, wala pa pong ganong karami din isang 5 gallon. So, napakatipid sa tubig. Kumpara mo sa top load, pupunuin niya yon at sa washing machine na manual, di ba, mag-a-unlaw ka pag napapansin mo mabula, a-unlaw ka. Eh, totoo nun, kaya po talaga siya natatanggal yung bula niya kagad, di ba? Nag-unlaw siya. Tapos mapapansin mo hindi siya na masabon. Kasi nga nag-i-spin siya, napipiga niya ng maayos, na itatapon niya talaga. Tama, pag naglaba siya, wash, mag-i-spin, magpapasok ng tubig, mag-a-unlaw. Tapos sa pangalawang unlaw niya, itatapon niya uli yung tubig, tapos mag-i-spin uli siya, pipigain niya yung damit. Tapos titigil siya, magpapasok uli ng tubig, mag-a-unlaw uli siya. Tapos saka siya magpa-final spin. May mga unit po na may additional na rinse, yung tinatawag additional rinse, once rinse. Kasi normal na front load washing machine, 2 rinse. Quick, 1 rinse. So, mag-add ka ng rinse. Ako ginagawa ko yon, add rinse para pag nag-unlaw siya. So, since matipid siya sa tubig, nag-a-unlaw siya. Aminado ko, pag naglalaba ako, hindi ako nagamit ng 90.
Bakit? Halimbawa, nagsama ang decolor at saka yung hindi medyo decolor, yung tinatawag nating mehate. Natatanggal niya talaga yung kulay nito pag sobrang init. So, halimbawa, pantalon. Kaya ako, maniwala po ko dito. Dahil nga nasa abroad ako, pag naglaba po ako ng decolor, misa kasama yung puti ko, okay lang. Sanay na ako eh. Alam ko na yung technique eh. Hindi ako naglalagay ng 90. 40 hanggang 60 lang ako. Tapos yung sabon ko, pang ano talaga, pang front load automatic, liquid. Ano advantage ng liquid sa powder? Ang liquid po kasi, tunaw na kagad, hahalo na siya sa tubig. Ang powder kasi, hindi. May mga damit na sensitive na pag napataka ng powder, umi-stack doon tapos nagiging spot siya. Totoo po yun. Yun yung pinaka-disadvantage sa powder. Pero gaya nga nasabi ko sa iyo, mapapowder yan, mapaliquid, check nyo po kung talagang pampuli automatic siya. Hindi tayo pwedeng gumamit ng sabon na pang top load or pang manual dito. Is disregards na natin yung marunong ka o hindi. Ako po marunong akong technician, kahit gumamit ako ng pang top load, alam ko yung gagawin ko. Kayo po, i-disregards nyo na yung sinabi kong yun. Basta sinasabi ko sa kanya, gagamitin yung sabon sa kanya is fully automatic front load soap, Lopong. Yun po ang gagamitin mo. Liquid, the best. Okay. May maintenance po ba ang washing machine? Yun lang, yung linis. Ngayon, yung ibang kliyente kasi, meron talaga pong nangyayari sa front load washing machine, nagkakaroon siya na sticky sa loob. Kasi nagamit nga tayo ng downy, di ba sabi ko sa inyo, yung naglalagay ka ng downy, nag-i-spin yan, dumidikit yung sticky niyan sa loob. So, ang maintenance po talaga niyan, siguro para sa akin, para ding aircon niyan, babaklasin mo, papalit ka ng bearing, siguro sa akin tama na yung 2 years, palinis mo, pabuksan mo, papalitan mo ng bearing. 2 years. Para mapanatili mo yung bearing na maayos at bukod doon, para mapanatili mo din yung dumi niya sa loob. Yun po. Pero kung iyong maintain mo na yung gaya na sinasabi kong bili ka ng panglinis talaga ng washing machine, siguro naman sa Pinas, available na yon. Ilagay mo siya, tapos ibabad mo nga, lagyan mo kloro, tawin mo suka, palagbahin mo siya magina, 90 degrees, kinabukasan, ibabad mo, patay mo, kinabukasan mo siya paglabahin, ganun pa rin, 90 degrees, yung pinaka-maximum na laba, yung cotton, 2 hours and something. Ilagay mo, tapos i-on mo, yun lang po, ang pinaka-magandang pamintay. So, pwede na yun, 3 years. Pag 3 years, kay sira ang bearing mo o hindi, palitan mo. Kasi ang nangyayari po kasi sa atin, sa Pilipinas, or kahit sinong tao sa atin, na pagsira ang washing machine, saka lang ipapagawa, na which is mali. Kung yan po ay refrigerator, masasabi ko po sa inyo, ang refrigerator, hindi mo kailangan na maintenance. Bakit? Lilinisin mo lang naman yung labas niya, hindi mo naman pwedeng buksan loob niya. Wala ka po magagawa sa refrigerator. Aircon, kailangan na linis. Bakit? Nadudumihan yung filter, yung coil. Washing machine, kailangan na maintenance? Yes. Bakit? Dahil yung sinasabi ko, nadudumihan yung loob, nagkakaroon ng sticky sa loob. So, kung ginagawa mo yung maintenance mo na sinasabi ko sa iyo, paglalabahin mo siya mag-isa once a month, lagyan mo na suka, toyo, hindi, loko lang po. Suka o kaya, asan ba ako? Suka, baking soda, yan. O, lagyan mo, tapos sabon, paglabay mo siya, Clorox, tapos ibabad mo ng gabi, kinabukasan paglabay. Once a month, pwede na po yun. Malaking tulong yun. Malaking tulong po yun. O kaya bumili ka ng sabon na yung talagang panglinis ng mga washing machine. Yun po. Lagay mo sa kanya, paglabay mo siya mag-isa. Babad mo lang, mas maganda. Once a month. Then, after 3 years, kahit hindi pa po sira ang washing machine mo, papalitan mo ng bearing. Huwag mo nang antayin masira yung bearing. Kasi pag nasira yung bearing, o di ba, itaon mo na, napalitin mo. Pero kung, halimbawa, nasubukan mo sa 3 years at tumagal naman yung bearing mo, susunod, 4 years, oh, pero sa inverter kasi ng washing machine po talaga or kaya mga PCB type, hindi ko po kaya sabihin sa inyo na gano'n siya tatagal. Advice, isa pa pong advice ulit. Pagkatapos nyo po pagkatapos nyo gamitin ang washing machine, hugutin nyo po sa saksakan. Bakit? Napoprotektahan mo kayo sa power surge. Ano yon? Yung nagloloko yung kuryente. Pag yan po nakasaksak, naka-standby pa rin yan. Pwedeng pumasok yung kuryente ng bigla at masira ang unit mo. So, pagkatapos mo maglaba, hugutin mo ang unit, patayin mo ang gripo. Isa sa mga advice ko, tip number 1 yan, lagi sinasabi sa customer na huhugutin mo ang unit mo sa saksakan. Kahit inverter yan o non-inverter, hugutin mo po. Okay?
O ngayon, yung cleaning, yung sa drain pump, yung sinasabi ko sa inyo. Linisin nyo 2 times a week, once a week, walang kaso. Depende yun kung mahina na paglabas ng tubig. Pero malaking tulong pag lagi mo siyang nililinis, makakaiwas ka sa drain pump na masira agad. Pangatlo, check mo yung water line mo. Yung filter niya sa likod, tsaka sa may gripo. Yung sinasabi ko sa inyo dito. Yan. Yung filter na yan, tsaka yung nandito, linisin mo po sila lagi. Once a month, pwede na rin yun. Pag naglinis ka nung ano, nung buong washing machine mo, baklasin mo na rin sa likod, linisin mo rin. O, tapos check mo yung level ng paa ng unit mo, kung okay. Sa ano pa ba ang pwede kong maibigay sa inyo? Yung filter, tsaka ano, paglinis sa loob, o yung sa drain pump. Ito pong kulay puti na to, ito yung papunta dun sa pressure switch. Meron po yung hose na isa. May isang hose po yan. Isa po sa nagiging cost ng pagbara niyan, pag mali sabon ang ginagamit mo. Pag mali din pala sabon ang ginagamit mo, ang machine mo mag-e-error. Sa Samsung SUD, ibig sabihin, yung foam niya, high foam siya, mali yung sabon ang ginagamit mo, namatayin din si masira talaga yung PCB. So may hose siya na maliit. Hugutin mo doon sa pinagkakabitan niya sa taas. Sa taas ha, huwag dito sa baba. Ang hirap kasi sa baba, ihipan mo yan eh. Doon sa taas, may hose yan. Hugutin mo, hipan mo. Para po kasi, dito sa liit na butas na yan, yung mga dumi niya may nabara. Ayan po yan, may butas sa loob. Tapos may duming nabara dito. Maniwala po kayo sa hindi, may nababara. Hipan mo. Siguro, pag nalinis mo, tanggalin mo lang takip sa ibabaw. May dalawang screw yan sa likod. Sandali lamang po. Bubuksan natin para makita nyo. Is may dryer. Balik rin yung camera po. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo, yung maliit na yun. Oh. Ito yung pressure switch. May hose po yan. Ayun na yung kulay itim. Hindi nyo lang masyado makita. Teka, hugutin ko. Baka makuryente ako. Ito po. May hose po yan. Ito, ito. Ayan o. Oh. Kung mapapansin nyo, yan yung hose yan. Hindi lang po nakita ng ano. Pero yung hose na yan, papunta yan doon sa baba na sinasabi ko sa inyo papunta dito. Huhugutin mo yung hose na yan dito sa may pinagkakabitan ng pressure switch. Hipan mo po. Nahihipan po yan. Aha, dali. O, ayan, eto. Ito nyo, yung hose na yan. Hihipan nyo po yan para hindi nagbabara. Maniwala po kayo nagbabara yan. Itong unit na to may dryer, kaya may papansin nyo, may, may motor dito. May dryer po yan. Ito yung water valve na sinasabi ko sa inyo, na may filter sa loob, na pagka hindi po mapasok ang tubig, pakiramdam mo, nagbabibrate yan. Pag nagbabibrate, ibig sabihin, buo pa yung PCB mo, ang papalitan mo water valve. Pag wala ka naramdaman nagbabibrate, hindi pa rin nagpapasok tubig, di ba? Eh wala ka nararamdaman nagbabibrate. Ibig sabihin, either sira to o sira yung PCB mo. Kaya kailangan pag kumuha ka ng technician, medyo matino. Okay po? Okay, ayan, napag-usapan natin yung sa front load washing machine. Lahat ng pyesa, na basic, na ipaliwanag ko na po. Kung meron pa kayong karagdagang tanong, mag-comment na lang po kayo sa baba para mai-instruct ko pa kayo kung ano pa yung pwede kong ibigay. Gaya na sinabi ko po sa inyo, ayan yung PCB niyan, pag mali ang sabon na ginamit mo, from dito, lalabas yung sabon niyan sa gilid, pupunta sa PCB. Kung mapapansin nyo, open wiring lang tayo. So, dyan pa lang, makikita nyo na. Okay po. O, Ma'am Donna. Salamat po at kahit papaano doon sa ano mo, nakagawa ako ng video ng biglaan, mabilisan to. Ma'am Donabel Vicente. Tapos, salamat po kay Ma'am Jonan Jasmine Burawen. Tapos kay Ma'am Daryl. Daryl ba siya o kung lalaki ka po o babae, hindi ko po alam. Daryl Amber, salamat din po. I-send ko rin po sa iyo ang link dito sa post mismo ni Ma'am Donna. Yung basic na pinuro ko po sa inyo sa front load washing machine, ayan lang din po yung nalalaman ko kasi pag malalim pa doon, iba na pong usapan. Gaya na sabi ko, yung mga tip ko, lagi nyo lang lilinisin yung mga dapat linisin at paano yung proper maintenance ng unit, yung sinasabi ko sa inyong paglalabahin mo siya mag-isa. Pwede po at saka paggamit ng may heater o wala at saka yung pressure ng tubig. Tapos po, yung medyo pinaka ano da doon, syempre bilang ano ng unit, punas-punasan mo rin siya. Alagaan mo din sa punas. Kasi minsan yung iba na, para hindi mabago yung kulay ng pintura. Punasan mo din po. Muli, maraming salamat po. Si Jerby Gomez po to sa DIY and Anything. Sana po may natutunan kayo doon sa video ko na kahit
konting basic na pagpapaliwanag sa front load washing machine, nagkaroon kayo ng idea. Sa susunod po, kung may maibibideo pa ako, pakiabangan na lang sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat po kay Donabel, Vicente, Jonah, Jasmine, Buwaren, and kay Daryl Amber. Thank you po. Ingat po tayong lahat sa COVID. Bye-bye!